Nagising ang isang matandang babae mula sa pagkakahimlay sa kanyang kabaong habang pinaglalamayan sa bahay ng pamilya sa Ecuador. Isang sobrang nakakagulat na balita, mga kaibigan, ang ating matutunghayan ngayon sapagkat isang babae sa Ecuador ay nagising sa loob ng kanyang kabaong na sobrang ikinagulat ng kanyang pamilya habang siya ay nilalamayan. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Isang babae sa Ecuador ang nagising sa loob ng kanyang kabaong sa sarili niyang purol ang sobrang ikinagulat ng kanyang pamilya matapos siyang ideklarang patay 2 araw na ang nakakalipas. Sa isang video na pinost online, si Bel Montoya, 76 years old, ay makikitang nakahiga sa kanyang kabaong habang malalim na hinahabol ang hininga. Ayon sa kanyang anak na si Gilbert Balberan, hinahampas umano ng ina ang kabaong gamit ang kaliwang kamay nito matapos ang 5 oras na burol. Diyan nga pala, mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat, kaibigan, sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Ayon din sa balita sa Bumburadyo Philippines, dagdag pa raw ni Gilbert na anak ni Bel Montoya ay binigyan pa anya sila ng death certificate ng Martin Icaza Public Hospital sa baybaying bayan ng Babahoyo. Kay buong akala nila ay patay na ang kanilang ina na si Bel Montoya. Base kasi raw sa Health Ministry ng Ecuador, si Montoya ay na-admit sa ospital at hinihinalang na-stroke at nagresulta naman ito sa cardiorespiratory arrest na hindi ito tumugon sa resuscitation maneuver. Kaya naman idiniklar na ito na patay ng doktor. Sa ngayon, ayon sa anak na si Gilbert, ay naka-oxygen na ang kanyang ina at stable na ang timok ng kanyang puso. Kinurot pa raw ng doktor ang kamay nito at nag-react naman ang ina. Ayon sa mga doktor ay nangangahulugan raw itong buhay dahil unti-unting nagre-react ang katawan ng naturang pasyente. At isa itong nakakamangha na pangyayari, mga kaibigan, na pati ang pamilya at doktor ng inang si Bel Montoya ay namangha at nabighani at sobrang ikinatuwa ng buong kaanak ng namayapang ina na akala nila ay patay na ito. Ngunit ito pala ay buhay pa rin. Ngunit wish ko lang, sana ganito ang mga pangyayari sa mga lamay ng ating mga mahal sa buhay na sila ay mabubuhay muli. Ngunit ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos. 1:11:25, sinasabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay." Mga kaibigan, tayo ay magalak sapagkat may pangyayari sa hinaharap na sobrang ikatutuwa mo. Dahil ang mga mahal natin sa buhay ay muling mabubuhay. Sapagkat ang ating Panginoong Jesus, siya ang muling pagkabuhay. Kaya naman, ipagpatuloy natin ang sumampalataya sa kanya. Dahil ang sinumang sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos ay muling mararanasan ang pangalawang buhay. At ito ay wala ng kamatayan sapagkat ito'y buhay na walang hanggan. Kasama mo siyempre ang iyong pamilya at lalong higit ang ating Panginoong Jesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tunay nga Panginoon na kayo po ang muling pagkabuhay, na kahit na kami, Panginoon, ay mamamatay, basta kami po ay sumasampalataya sa inyo, ay mararanasan po namin ang buhay na walang hanggan, kasama siyempre ng aming pamilya na sasalubong sa inyong kadakilaan. At kami po'y lubos na magagalak dahil kayo po ang nagbigay sa amin ng daan upang makapiling po namin ulit ang aming mga mahal sa buhay na namayapa at magkakaroon ng walang hanggang kasiyahan kasama po namin kayo sa langit na bayan magpakailanpaman.
Purihin ka o aming Panginoon Diyos at patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.